Welcome back to my channel. Andito naman nga po ang inyong lingkod upang maghatid ng mga latest at may init na balita. Naku, may bumabalimbing na naman sa Senado. Nakalimutan ata kung saan ito nagtatrabaho at kung ano ang dapat nagampanan nito sa loob ng kanyang trabaho. Hindi talaga maintindihan si Senator Pimentel. Meron minsan ay nawawala ang bilib sa administrasyon at sinasabihan ng hindi magaganda. At kung minsan naman ay umiiba ang hangin. Tulad ngayon, nagbibigay suhestyon pa sa Pangulo at pinupuri ito. At kung iisipin naman ay nasa oposisyon ang dapat gampan ng trabaho kung saan ito ay kukontra sa mga bagay-bagay na naisin ng ating Pangulo. At nagsasabi pa na ipaban na raw nito ang pogo nang sa ganun ay gaganda daw ang standing nito sa bansa dahil alam naman na ligwak na siya sa mga surveys. Dagdag pa ni Senator Pimentel na may pasabog nga raw ang ating Pangulo sa nalalapit nitong SONA. Kung iisipin ay wala naman siyang nagawa. Pagkatapos nga raw ng SONA ay talagang tataas daw ang rating nito sa mga surveys na ayon naman pa rin kay Senator Pimentel. Magiging totoo kaya ito? Panoorin natin ang ating mga video nang malaman pa ang mga karagdagang detalye at mga impormasyon patungkol sa mga pangyayari at mga aksyon na nagaganap sa ating bansa, lalo na sa kapakanan ng mga Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ilang araw na lang, magkakaroon na ng turnover. Bagong DepEd Secretary, Secretary Anggara, mag-assume niya July 18 ang turnover. At ngayon pa lang, nakikita na marami siyang problemang kakaharapin. Marami nang nag-resign na top DepEd officials. Yun po ang problema ng administrasyong ito, lalo na ang bagong DepEd Secretary. Okay, pakinggan natin ang balita ng Net 25 tungkol dito. 17 a.m., ibinunyag po ni DepEd o incoming DepEd Secretary Sanyangga na habang naghahanda ang DepEd para sa bagong pamunuan, nagbitiw na po sa pwestong ilang opisyal na ahensya. Hindi pa po magkukomento si Anggara sa isyu dahil wala pa siyang impormasyon sa mga posisyon na nabakante o kung sino sa mga tauhan po ang nagbitiw. Sa kabila ng pangakong pagtulong ni Bibi Indaysara sa paglipat sa DepEd, inamin po ni Anggara na hindi pa sila nakikita mula nang maghain ito ng kanyang resignation. Gayunpaman, nakipagpulong na po siya sa mga education undersecretaries at assistant secretaries para pag-usapan ang mga nakabinbing proyekto maging ang kailangan niyang asahan para sa pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ni Anggara na sa turnover ceremony sa July 18, mapag-uusapan nila ni Duterte ang mga bagay tungkol sa DepEd. Ayun. Okay. So, pag-usapan muna natin yung turnover, ano? Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses... Narito ang malalaki at yung July 18 na turnover. Ano kaya ang mangyari? Mag-a-attend ba si VP Sara? Kayo muna, anong palagay ninyo? I-comment nyo lang kung mag-a-attend. Ako, duda ko lang ito, opinion. Hindi siya mag-a-attend. Tingnan niyo yung nangyari sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Cebu. Dinidma niya. Nandun mismo ang Pangulo. Nandun ang governor ng Cebu Province. Wala lang. Didma. Kaya lang, nasa paligid-ligid lang si VP Sara. At... binisita ang dalawang athletes na na-hospital dahil na-dengue yata. Ganyan po, si VP Sara, medyo may kakaibang style. Oh. Mula nung nag-resign siya, hanggang ngayon, hindi pa sila nag-uusap ng incoming secretary.
ano ang ibig sabihin nun? Yan na. Diyan na nila makita yung tapang, taray, whatever you call it. Nanapak na siya nga ng sheriff. Nakikita ko is ano na. Tahimik lang si BP Sara, kalang napuno na ang salop. Kaya hindi siya mag-a-attend sa turnover ceremony. Yan ang basa ko dyan. So tingnan nyo, sa balita, nakipagpulong na si incoming Secretary Anggara sa mga USEC and ASEC. Siguro, sa pakigpulong na yan sa mga USEC, ASEC ng DepEd, doon niya nalaman na may nag-resign na. So, ang nakita ko dyan, may mga sa DepEd, meron mga career service officer, yung CESO. So, yung mga career service professionals, true and true yan, tuloy-tuloy. Kahit sinong presidente, sinong department secretary, nandyan lang sila dahil career service niya. So, yun ang magpapaiwan. Kailang, nung pumasok dyan si BP Sara as DepEd Secretary, marami siyang kinuha ng mga maaasahan niya, yung may tiwala siya. At siya ang naglagay dyan. Kaya ngayon, napaalis na siya. I believe, yung mga inilagay ni BP Sara, ay kusang loob na nag-resign na rin. Kasi, what for? Na nandyan sila na wala na ang kanilang pinagkakatiwalaan. Yan ang masama sa ano? Yan ang masama sa mga department bureaucracy natin na masyadong napopolitika. Kaya walang masyadong ano, hindi yung advancement o yung pag-develop sa mga programa, hindi tuloy-tuloy. Sana yung mga ganyan, siguro ang secretary, pwedeng paiba-iba, depende sa presidente. Ano? Kaya lang yung mga USEC, ASEC, dapat mga career service officers na lang para tuloy-tuloy yung may continuity of projects. So, yung nakakausap kong teachers, sabi nila sayang yung ano, yung may na-formulate na ano, matatag curriculum. Na ang feedback ng mga teachers, maganda kung may implement. Ngayon pa may implement. Ang tanong, i-implement na ba? Dahil wala na dyan si BP Sara. Mai-implement ba itong magandang matatag curriculum? Ngayon ang maraming mga USEC o ASEC nag-resign na eh. Yung mga nag-formulate niyan, wala na. Mai-implement ba? So, yun ang ano problema ngayon sa ating education sector. Dahil ito na nga, political influence na apektuhan ang quality ng ating education. So, ano kaya ang kahihinatnan ng education sector? Kasi admittedly, isa na tayo sa pinakamababang yung quality ng ating education. Napakababa na. Nasa kulelat tayo sa yung mga PISA, PISA. Nakalimutan ko na, PISA rating, may examination. Yung mga estudyante, mababa ang score nila. Basta nasa kulelat tayo. Kasi mula nung, siguro, after Marcos administration, Marcos Senior, yung mga sumunod ng administration,
napabayaan ang education sector, kaya ngayon napaka ano na ang quality ng graduates. Nung nasa serbisyo pa nga ako, yun, may nakakapasok na sa sundalo, college graduate. Akala ko dahil college graduate, magaling na. Sabi ko, okay, may ma-assign sa opisina ng mga college graduate, bagong enlist. Okay, mag-draft ka nga ng letter o radio message. Nako, ang kanyang grammar, ang kanya, na, hirap na hirap magsulat sa ano, college graduate na ito. Sabi ko, ano ba ito? College graduate na natin. Hindi pa makagawa ng simple sentence with correct grammar. Napakababa. So, maganda sana yung simula ng Pangulo nung nanalo na sila. Maganda yung purpose ni PBBM na inappoint si BP Sara as DepEd Secretary. Kaya napakalaking problema ang ating education. At mabuti naman at tinanggap ni BP Sara, although hindi yun ang choice niya yung DepEd, hindi yun. Ang gusto niya, national defense. Kasi reserve Army Colonel yan, di mahilig sa military matters, security, ganun. Yun ang gusto niya, inover ang DepEd. Nakita niya yung challenge, kaya tinanggap niya. So, nakakapagsimula pa lang, kung sa baseball o softball pa, naka-first base pa lang, wala na. Na-politika na. Nawalan na siya ng gana, kaya resign. So, yun po. So, good luck sa bagong secretary. Malalaman natin in the coming few days kung ilan yung nag-resign na mga USEC asset at malaking problema nakakaharapin ng bagong DepEd secretary. Ngayon. Daming labyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong naiulat na sa mga survey din na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos. Yung marinig sa SONA ay controlling inflation. Inflation, yung pa rin ang gusto nilang marinig. Pangalawa, pag-ibayuhin, i-develop, i-improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan, 34%. Marcos, ito yung natandaan ko sa ano niya, SONA. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, libre man pangarap. Anong sama doon? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. During that time, ay nagkaroon na rin ng pagtaas ng minimum wage dito sa Metro Manila, nalagdaan yung MIR. Yung issue kay Congressman Teves, yung failure ng NTC na masolusyonan itong tax scams. Nandito pa yung bagong EO na dapat kantahin at i-memorize kasama sa i-recite ang bagong Pilipinas. Nagkaroon din ng executive order na ibaba sa 15% itong taripa sa mga imported na bigas. Nagkaroon din ng issue ng China Coast Guard at Philippine Navy, 'di ba? Kung saan nagkaroon ng matinding tensyon. Nandiyan din yung issue ni Bamban Mayor Alice Guo. Nagkaroon din ng ano, yung balasan, nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado at yung pag dideklara ni Vice President Indesara Duterte na siya ay magre-resign bilang Education Secretary at Co-Vice Chairperson ng NTFL-CAC. So nakikita natin dito na sa kabila nitong mga ganap, mga significant na mga issue na naganap sa ating bansa, nananatili, parang wala silang pake. Attorney, lalo na kung usapin na nakaka-apekto sa kanilang sikmura ang pag-uusapan at ito nga yung mataas na presyo ng mga bilihin. Well, talagang yan po paunahing problema natin dahil habang tumataas ang presyo ng bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo at hindi nadadagdagan ang mga trabaho.
Bagamat ang daming labyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong naiulat na sa mga survey din na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. Ikaw, with all this news, a-attend ka pa ba ng SONA? Ang nais nating malaman, anong gagawin mo para pababain ang presyo ng bilihin? Eh, ang sasabihin mo, gigirahin mong China. Ilang naman ang sasabihin niya sa kanyang ano, sa kanyang SONA, di ba? Dahil sa tingin niya, makakalimutan ng mga Pilipino yung sakit ng kulub ng tiyan kung hahanap siya ng kaalaban na gaya ng China. Tayo, attorney, mas makinig pa tayo doon mismo sa taong bayan, yung boses nila, yung kanilang sitwasyon ngayon. Dapat yun dapat ang marinig ng maraming Pilipino, lalo na sa ibang bansa, lalo na dito sa panahon ng SONA. At yun ang tutukan natin. Ang ano dito, attorney, di ba nagkaroon ng malaking porsyento sa budget natin sa Marcos administration para dito sa mga ayuda. So sa kabila po ng ayuda, alam naman natin, iilan lang talaga yung nakakatanggap ng mga ayuda. Mas marami pa rin yung kumbaga nagsusumikap, merong regular na mga trabaho. Pero nagre-reklamo pa rin sila sa mataas na presyo ng mga bilihin. So kumbaga aanhin mo naman yung ayuda mo, nakakarampot lang kung hindi naman ito pang matagalan na makakatulong sa kanila. Kasi mahal nga po, mahal pa rin po yung presyo ng mga bilihin. Now ngayon, tinanong din ng Pulse Asia ang taong bayan kung ano yung kanilang gustong marinig at i-discuss sa SONA. Okay, ang specific na tanong ng Pulse Asia ay ito. Ano-ano po ang mga gusto ninyong talakayin o banggitin ni Presidente Marcos sa darating na ulat sa bayan o SONA? Maaari kayong pumili na hanggang tatlong sagot. Maaari kayong magbanggit ng iba pang mga wala sa listahan. At ang nangunguna pa rin dito ay 57% nagsasabi sila ang taong bayan na gusto nilang marinig sa SONA ay controlling inflation. Inflation, yung pa rin ang gusto nilang marinig. Pangalawa, pag-ibayuhin, i-develop, i-improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan, 35%. Actions to be taken to stop the incursion of other countries in the Philippine territory, 31%. Paglaban sa graft and corruption. Ito, minsan hindi natin naririnig, attorney. Naririnig lang natin, may kakalabanin daw, pero wala naman tayong naririnig na merong mga napatalsik, nasibak, nakasuhan na mga korap na mga opisyal. Wala din tayong narinig, attorney, na merong nag-chip in na mga friends, nag-ambagan para makabuo ng reward laban dito sa mga korap. Diba? Taasan ang bayad or sahod ng mga manggagawa. Ito, eradicating the problem of illegal drugs, 21%. Oh, so ibig sabihin, laganap na naman yung illegal na droga. Pagpapaganda ng educational system, peace in the country, 18%. Restoring unity among national officials, 13%. Restoring the people's trust in the government and its officials, 12%. Yung pagbabago ng konstitusyon, 5% lamang po. So ito po yung top 10 ba ito na pangangailangan ng taong bayan na gustong italakayin na nila ng pangulo sa darating na SONA attorney. So ang top 3 kapareho pa rin yung mga issue na nakakabahala sa ating taong bayan. Bagamat marami ring gustong malaman kung anong gagawin ng ating presidente dito nga sa mga pagpasok ng mga dayuhan sa ating teritoryo, no? Pero hindi naman yan kinukonsidera na talagang napakalaking problema ng bayan dun sa survey mismo. Dahil 5% lang ang nagsabi na yan talaga ay issue na nakakabahala sa kanila. Mm-hmm. Samantala, tinanong din ng Pulse Asia ang taong bayan, ito yung kanilang tanong, may mga binitiwang pangako si Presidente Marcos noong kampanya at sa mga naunang SONA niya, natutuparin ng kanyang administrasyon kapag nanalo at sila ay nanunungkulan na. Alin ang mga pangako ng administrasyon na natupad na? Ito. Unahin natin. Hindi natin ang mga natupad na pangako natupad. Sanghayong sa pulso ng bayan. Strengthened o pagpapalakas sa turismo.
Oh my goodness. Ha? Okay, iyon yung nauna. Tingnan natin kung talagang ilan na yung dumating na mga turista dahil alam ko bumaba eh. Oh, eh, nagkakaroon pa ng diskriminasyon sa mga Chinese na yun yung isa sa mga marami. Biroin mo, 1 billion yan sila, makakuha natin. 1.4 billion. Oh. Malakas ang middle class na kaya magbiyahe. Oh. Build better more. Kumbaga may ilang mga proyekto din na ipinagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon na nila sa nakalipas na administrasyon, pero wala pa ang sinabi kasi dito ni kung matatanda natin, ipagpapatuloy niya. Di ko lang alam kung ano pa yung mga bagong mga proyekto niya kasi sabi niya dito build better more. So wala tayong masyadong narinig unlike doon sa nakalipas na administrasyon na talagang golden age talaga, no, maraming mga proyekto. Oh, ang problema kasi yung pondo para sa mga national projects napunta sa mga kongresista. Oh, mga naging proyekto ng mga kongresista. Kaya wala nang mga flagship projects. So, Top 3, 24, defending the country's sovereignty. Okay? Na top 4, increasing food production and attaining food security, 21% lang ang nagsasabi. Pero taliwas po yan sa perception na problema talaga inflation. Mm-hmm. So parang kulang ang ginagawa natin kasi talagang kaya tumataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng pagkain. No? Pero kung pagbabasihan mo, hindi nga umabot sa kalahati yung naniniwala sa kanila na natupad ito. At bagay, sa lahat yan, wala pang kalahati. No? Lahat yan. Tapos, ibig sabihin, wala talagang majority view na meron nakamit sa mga pangako. Ang highest nila ay ilan? Yung strengthened tourism. Yung strengthened tourism, 32. Ilan lang yan? 32. So wala pa talaga. Napakakaunti. Yung pangako na bigas at 20 pesos kada kilo, sa 20 pesos kada kilo, 4% ang nagsasabi na wala sila talaga. So ibig sabihin, ang mayorya, hindi naniwala na minakamit sa mga pangako. Mm-hmm. Ang pinakamataas na kinikilala nila na minagawa at 34%, minority view pa rin na napadami ang turista. Kung mapapansin mo, yung pag-control sa inflation, yun yung gusto nila, urgent national concern nila. Pero, meron bang ginawa ang pamahalaan na programa, yung mga ipinangako, meron ba? Pagdating dito sa tingin nila natupad, wala doon. Diba? So, akmang-akma, tugmang-tugma yung concern nila kasi hindi naman siguro sila magsasabi na gano'n tapos na naisip nila na sinunod. Meron daw nagawa, partner Admar at attorney, pa-konsyerto. Yan daw ang kanilang solusyon dyan. Passion show. Diba? Maraming passion show. Yun nga yung problema, attorney. Kasi concerts. Hindi national concert. Interest. Hindi national concern. Masyado naman kayong demanding. Tama na yan na nagpa-concert sa Malacanang. Pinapasok na kayo, pinakinig na kayo ng tugtugin. Hindi naman national kayo. Problem. Gusto nyo pang pababain ang presyo ng bilihin, sobrang man kayo. Diba sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung natandaan ko sa ano niya, Sona. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, libre man pangarap. Anong sama doon? At least, nagtakaroon kayo ng pangarap dahil walang katuparan ng mga pangako. Masyado kayong demanding. Oo. Pero dito, attorney, parang nagiging bulag, pipi, bingi. Kasi iba yung kanilang iba yung kanilang pinagtutuunan ng pansin, ang mga Duterte. Parang politika na ang kanilang pinagtutuunan ng pansin at mercy ang taong bayan. Meron silang pakonsuelo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Pero sa kabila pa rin ito, ang tingin pa rin, ang gusto pa rin ng taong bayan, aanhin mo yung ayuda kung hindi naman ito pang matagalan at kung hindi naman ito magkakasya sa kanilang kailangang supply kasi nga sa mahal ng presyo ng mga bilihin. Ang pinaka naapektuhan nga sa ginagawa ng mga mambabatas na ito ay ang takbo ng ating bansa, lalong-lalo na sa taong bayan. Dahil paano nga uusad ang bansa, gayong ang dapat mangunguna sa pagsisilbi ay nagkakagulo. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi ninyo sa mga isyong lumalaganap sa bansa? Tunay nga kaya ang mga ito at sumasang-ayon ba kayo, netizens? I-comment lamang nga ito. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang, ay mag-subscribe ka na upang makasubaybay sa mga susunod pang mga balita.